John chapter 5 verse 39 to 42. But our concentration is nasa verse 42. Ang sabi po dito, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Ibig sabihin, they had religion. Sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Subalit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Subalit nalalaman ko na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. I mean, these people were religious, mga kapatid, mga kaibigan. They fulfilled their religion. They also searched the scriptures. Subalit ang Diyos na nakakaalam sa laman ng ating puso, alam ni Jesus na itong mga scribes and Pharisees na ito ay walang pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga puso. In our text, a company of Jews, they were highly privileged above all nations dito sa mundo. At meron silang napakalaking profession patungkol sa Diyos. Subalit ang Panginoon ay charge sila ng Diyos na walang pag-ibig sa Diyos sa kanilang mga puso. At ang nag-charge sa kanila, ang nag-pronounce ng judgment and evaluation ay ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng mga bagay. The omnipotent, omnipresent, omniscient Jesus Christ, the Son of God. Sabi ni Jesus, no, I know you, that you have not the love of God in you. Yun ang sinabi ng Panginoon sa mga privileged Jews during the time of Christ here on earth. But you know what? Kinakausap ka rin ng Panginoon, kaibigan. Sa mga oras na ito, alam ng Diyos ang laman ng puso mo. Do you really have the love of God in your heart? Of course, your mouth may be quick to answer, yes, I love the Lord in my heart. But what if kaharap mo ngayon ang ating Diyos at i-evaluate niya ang puso mo, because God has the power to scrutinize your heart, to search your heart. Nakakatakot po, at hindi lang nakakatakot, nakakapangilabot at nakakalungkot kung ang sasabihin ng Panginoon sa atin, I know you, Jeremiah. You have not the love of God in you. I know you, Albert. I know you, Beatrice. I know you, Alfred. Whoever is your name. Nakakatakot kung ang sasabihin ng Panginoon sa iyo ngayon, you have not the love of God in you. But you don't have to hear the audible voice of God in order to ponder upon the profound scrutiny of God as far as the content of your heart is concerned. Kinakailangang harapin natin ang katotohanan, sapagkat ang pag-ibig para sa Diyos ay napaka-essential para sa isang tunay na mananampalataya. What is the greatest commandment? The greatest commandment is this: you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. And therefore, not loving God is the greatest sin. If loving God is the greatest commandment, not loving God is the greatest sin. Ang pag-ibig para sa Diyos ay isang necessary prerequisite to our salvation, and that we cannot be lovers of God samantalang ang ating disposition at ang ating conduct ay merong malinaw na ebidensya na tayo ay napupuot at walang affection para sa ating Diyos. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong hapon, mga kapatid, mga kaibigan, since it is evident that some, under the profession of religion, yung mga nabasa natin sa teksto, they had religion. Even if a person could be so religious, he could be destitute of true love of God. At yamang napaka-importante po, mga kapatid, mga kaibigan, na malaman natin ang tunay na laman ng ating puso.
ay kinakailangan nating matutunan ang mga palatandaan kung papaano natin matumbok kung ang puso ba natin ay walang pag-ibig sa Diyos nito. Kaya meron pong anim na bagay na ibabahagi po natin sa bawat isa. Palatandaan, how to detect the absence of God's love in our heart. Anim na bagay, at bago pa natin i-tackle itong anim na bagay na ito, ay tayo po ay manalangin. Let us pray. O aming Panginoon, napakaseryoso itong pag-aaralan po namin ngayon. At nawa po, O Diyos, ay turuan ninyo kami na harapin ang aming puso ng merong honesty, merong candidness, O God. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Isa sa mga blessing ng Reformed faith is that biniyayaan tayo ng Panginoon ng mga devotional materials na ginagamit din ng Panginoon upang i-search ang ating heart. When I say devotional materials, I'm not talking about modern readings, but I'm talking about the Puritan era. Yung mga namana natin ng mga libro mula sa kanila. And our meditation this afternoon, majority of our resources ay galing kay Samuel Davis, isa sa pinakamatapat na authors during the Puritan era. Merong anim na palatandaan sa isang tao kung upang malaman natin kung ang kanyang puso ay walang pagmamahal sa Diyos. Una, the existence of native enmity against Him. Merong native or likas na pagkapuot sa ating puso laban sa Diyos. Romans chapter 8 verse 7. Kung ang pagkapuot na ito ay hindi po nasubdue, nandirito pa rin ang ating pagkapuot sa Diyos. That's an indication that we don't have the love of God in our heart. Romans 8:7, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkapuot laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. What are we by nature, mga kapatid, mga kaibigan? What are we by nature? Ephesians chapter 2 verse 3. Ano ba tayo by nature? Ephesians chapter 2 verse 3. Ang sabi po dito, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito, sa mga pagnanasa ng laman na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuutan gaya naman ng mga iba. So by nature, mga kapatid, mga kaibigan, we are children of wrath. And certainly, ang anak ng kapuutan ay hindi maaring lovers of God. Can a child of wrath be lover of God? Ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus, that which is born of the flesh is flesh. Ang lahat ng ipinanganak sa laman at hindi pa ipinanganak sa Espiritu ay napupuot sa Diyos. Bakit? Romans chapter 8 verse 6, umatras po tayo sa binasa natin kanina. What is the carnal mind, mga kapatid, mga kaibigan? The carnal mind, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. And hence it is, mga kapatid, mga kaibigan, that those who are in the flesh cannot please God. Yun ang sinasabi sa verse 8 ng Romans chapter 8. At ang mga nasa laman ay hindi makakapagbigay lugod sa Diyos. At binibigay ni Apostol Pablo sa atin ang character na ito in his letter to the Colossians, that in their natural state, ang isang hindi mananampalataya, there is no reason to confine it to them. Ang sinasabi ni Apostle Paul sa Colossians chapter 1 verse 21, kung ikaw ay wala pa kay Kristo. Colossians chapter 1 verse 21, maaring ibigkas mo, ipronounce mo ang pangalan ni Kristo sa bibig mo, but what are you if you are not yet a believer of Christ? Colossians chapter 1 verse 21, at kayo na nang dati ay hiwalay sa mga kaaway, hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip,
sa pamamagitan ng masasamang gawa. That's what we were before. Kung matatandaan ninyo ang message kaninang umaga, how do we know that we are Christians? This is our profession, being Christians. We were, but now. Can you say with all confidence, I was, but now? Yun ang language ni John Newton. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. So it is evident, it is really uniform in all of the revelations of the scriptures, that this is really the disposition of the unbelievers. They are enemies and rebels to God. Kaya ang tawag po ng mga preachers, mga nangangaral ng salita ng Panginoon, they are engaged in a ministry of reconciliation. 2 Corinthians chapter 5 verses 18 and 20. At nananawagan po tayo sa lahat ng mga tao na sila ay makipagkasundo sa Diyos. How are we to be reconciled to God? It is through Jesus Christ our Lord. That's why we preach Christ. Because a person who is not yet in the Lord Jesus Christ is an enemy of God. Lahat ng ito ay mula sa Diyos. 2 Corinthians 5:18 to 20. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ng ministeryo ng pakikipagkasundo sa makatuwid kay Kristo. Ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. You see the theme? Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. This is the beauty of being an evangelist, my dear brethren. We are engaged in a ministry of reconciliation. The two parties that are at enmity against each other will be reconciled. And this reconciliation is by the merit of our Lord and Savior Jesus Christ. Whether your earliest affections fixed upon Him with all the reverence and endearment of a filial heart, does your heart beat with rejoicing and with affection para sa ating Panginoong Hesukristo? Malalaman natin kung ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa ating puso kung ang ating enmity against God ay hindi pa na-subdue, kung nananatili pa rin sa ating puso ang pagkapuot laban sa Diyos, ang ating pag-iwas sa Diyos. Have you experienced a change of disposition? Ang ibig sabihin ng disposition is kinikilingan. Lahat ng mga tunay na Christian ay makapagpapatotoo. Ayaw nila ang paksa patungkol sa Diyos nung hindi pa sila mananampalataya. Ayaw nila ang Bible study, ayaw nila ang salita ng Diyos. They became so uneasy, uncomfortable when the topic is God. And as much as possible, they get away from any session that discusses about the Bible. And then all of the sudden, nabago ang disposition ng kanilang puso. Kung ano ang kanilang sinasadyang matulog sila during sermon, at kung merong aso na dumaan sa kalsada, madaling mag-catch ang kanilang attention while the preaching was going on. It's because their heart was not into it. At kung merong bata na sumasayaw-sayaw, their attention is suddenly towards that infant boy or girl na sumasayaw-sayaw at nagki-create ng annoyance. Why? Because they are not determined to listen to the gospel proclamation because their heart is not into it. But then all of the sudden, the Holy Spirit has worked in their hearts. At lahat ng mga hindrances sa pakikinig ng salita ng Diyos ay napagtatagumpayan kahit gaano pa kaingay ang paligid. How is your disposition, kaibigan? How is your disposition? Is your disposition
still at enmity in your heart towards God? Or does it have affection sa ating Panginoon? Pangalawang palatandaan upang malaman natin kung ang ating puso ay walang pag-ibig sa Diyos nito is itong tinatawag na absence of thoughts and affections for God. Ang pinag-iisip, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang ating isipan. Ang laman ng ating isipan. It is evident na wala ang pag-ibig ng Diyos sa iyo kung ang ating isipan at ang ating damdamin ay hindi nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Kung wala tayong tinatawag na affectionate endearment para sa ating Panginoon above all other things. Now, kung iniibig natin ang ating Diyos sincerely, then it also follows that we will love Him supremely. At kung iniibig natin ang ating Diyos supremely above all things, how can we offer a subordinate love to the supreme perfection, to the supreme being? That is an insult to God. That is an insult to Christ na namatay doon sa cross ng Kalbaryo, nabayubay dahil sa kanyang pag-ibig. And then we offer unto Him a subordinate kind of love. When we say subordinate kind of love, mas iniibig mo pa ang enjoyment, ang pleasure, ang picnic, ang car, ang mga bagay, mga material things, kaysa sa Diyos. That is offering unto God a subordinate kind of love. The love that we should offer unto God must be superior above all else. Because Jesus Christ is the King of kings and the Lord of lords. He is perfection. He is excellency. And therefore, He deserves the superior love from His people. It is a gross insult and affront to His majesty. How are our thoughts, my dear brethren? Is the Lord Jesus Christ habitually uppermost in our thoughts? Now, this is a new term. Habitually uppermost. Ibig sabihin, it occupies most of our thoughts. Ang ating Panginoong Hesukristo ba ay habitually uppermost sa ating kaluluwa? Now, if every degree of love will engage a proportionate degree of our affectionate thoughts, mai-imagine ba natin that the love of God in our soul, in our heart, receives the highest degree? That is a profound question that we may not be able to answer because our hearts are deceitful above all else. But God knows us. Yun ang sinasabi ng ating teksto, I know you. I know that the love of God is not in you. Pangatlong palatandaan upang malaman natin kung absent ba ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso is lack of interest in Him. Hindi tayo interesado sa ating Diyos. The love of God is not in us unless we give Him and His interest the preference above all other things. So ito po yung palatandaan, ito po yung test, sabi ng ating Panginoon. If anyone, Luke chapter 14, verse 26, ano ang sinasabi ng ating Panginoon? Ayun, ano yung demand? Natulungan tayo ni Pastor Rolly nito eh. Luke chapter 14, verse 26. Ang sinasabi po ng Luke chapter 14, verse 26. Sabi dito, kung ang sino man ay lumalapit sa akin at hindi napupuot sa kanyang sariling ama, inaasawang babae, mga anak, mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, at maging sa kanyang sariling buhay, ay hindi maaaring maging alagad ko. Ano bang ibig sabihin? Kapuutan natin ang ating mga magulang, kapuutan natin ang ating kapatid, kapuutan natin ang ating sarili. The Lord is using a figurative language here. And by analogy of scriptures, iniibig din natin ang ating mga magulang, iniibig natin ang ating kapatid, iniibig natin ang ating sarili. Pero kung i-compare natin sa pag-ibig natin para sa Diyos, dapat napakalayo ng agwat to the point na parang puot na ang ating pag-ibig para sa ating
magulang, para sa ating kapatid at para sa ating sarili. Ganun po kataas ang demand ng pag-ibig na ialay natin sa ating Diyos. Iniibig din natin, ulitin ko, iniibig din natin ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, ang ating sarili. Pero kung i-compare ito sa pag-ibig natin para sa Diyos, napakalayo ba ng agwat, to the point na parang naging puot ang pag-ibig natin sa ating magulang, kapatid at sarili? That is what is being meant by the Lord Jesus Christ here. And this was in fact the effect of this love in the life of the Apostle Paul. Ang sinabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8. Of course, bakit ba ituturing ni Apostle Paul ang kaniyang mga blessing na natanggap niya mula sa Panginoon bilang rubbish? Pero kung i-compare ito sa ating Panginoong Hesukristo, magmukhang dumi. Yun ang sinasabi dito, Philippians chapter 3 verses 7 and 8. Ang sabi dito, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo ng na Panginoon ko, alang-alang sa kanyang tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Kalugihan at basura, of course, hindi naman basura ang educational background ni Apostle Paul. He was a lawyer. He was a highly educated person. Hindi yun basura. Pero kung i-compare sa halaga ng Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay, magmukhang basura ang kanyang educational background. Ang lahat ng kanyang wealth, ang lahat ng meron siya. That's how interested the Apostle Paul was para sa ating Panginoon. Do you have interest in Christ? Do you have interest in God? Pang-apat na palatandaan, malalaman natin na ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa ating buhay kung wala tayong pagsisikap upang mahalin tulad kay Kristo. The absence of labor for conformity to Him. Walang pagsusumikap upang mahalin tulad sa ating Panginoong Hesukristo. Conformity to Him is at once the duty and the peculiar character of every sincere lover of God. Anong sinasabi ng Leviticus chapter 19 verse 2? Leviticus chapter 21 verse 8, anong sinasabi? Conformity, be holy, for I the Lord your God am holy. Magpakabanal kayo or maging banal kayo sapagkat akong si Jehovah na Panginoon ninyo ay banal. What is that passage talking about? Conformity to God. And it is a duty repeatedly enjoined, Matthew 5:48, be perfect for your heavenly Father is perfect. And all the heirs of glory as characterized as being conformed to the image of His dear Son. Indeed, kung iniibig natin ang isang tao, naturally, ginagaya natin ang taong iyan. Ginagaya. Nasaksihan ko talaga yan. Meron akong classmate in college, in high school, na merong classmate na parang iniidolo ng babaeng iyon. Anong meron sa kanyang idol ay ginagaya niya. Minsan ay biglang nagsuot ng eyeglass yung iniidolo niya na classmate namin. Kinabukasan, nagsuot din siya ng eyeglass, tawa ng tawa yung mga kaklase. Tapos biglang nagkasugat sa paa yung kanyang iniidolo. So syempre yung paglakad parang iba na kasi nasugatan yung paa. Abay, nasusugatan din daw siya ng paa. So ginagaya niya. Ginagaya. Now, if we really adore our Lord and Savior Jesus Christ, ano sinasabi? Walk as He walked. It is just natural na ang object ng ating pag-ibig ay ating nagagaya. And that is why as we grow in holiness, as we grow in the Lord Jesus Christ, 2 Corinthians 3:18, we are being conformed into the image of His Son Jesus Christ from glory unto glory. The character of the Lord Jesus Christ becomes our character.
and we labor to be conformed to the image of Jesus Christ, our Lord. Panglimang palatandaan, kung ang ating puso ay walang pag-ibig sa ating Panginoon, is that we do not delight to converse with God in His ordinances. Wala tayong kagalakan na magkaroon ng convocation sa Panginoon or fellowship sa Panginoon sa pamamagitan ng kaniyang mga ordinances. Hindi na natin kailangan pang ipaliwanag ng husto na ang mag-best friends, meron talaga yung bonding moments. They are really fond of bonding. Yung mga magbabarkada, mag-best friends, hindi nagsasawa sa isa't isa. May mga bonding moments yan because they delight in each other's company. Pero ang mga taong wala talagang affection sa isa't isa, nako, mahaba na yung 30 minutes, nagkahiyaan yan, they are strange to each other, and they keep away from each other. Kung wala talagang bonding, kung wala talagang affection. Now the good news is that God has been so condescending. Wala po tayong native love of God in our hearts. Hindi hinintay ng Diyos na tayo ay makaakyat sa Kanya. Hindi yan mangyayari. That's impossible. May mga humanist ngayon na sa kanilang pagsariling pagsusumikap ay aabutin daw nila ang Diyos. Nagsusumikap sila na abutin ang Diyos pero ang kanilang natagpuan ay ang kanilang sarili. At nagsusumikap silang makilala ang kanilang sarili, pero ang kanilang natagpuan ay ang Diyos. So you see, humanism, they treat themselves as gods. That is the most that human philosophy can achieve. Lovers of self, self-idolaters. It's impossible to reach God through human philosophy, through our own effort. Now, God, in His love, condescended, bumaba siya dito sa lupa upang ipakilala ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. At ang tunay na umiibig sa ating Diyos ay katulad ng sinasabi sa Psalm chapter 62 verse 1. Psalm chapter 62 verse 1. Ang sabi po dito, this should be the attitude. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay suma sa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan ng mga bilanggo. Am I reading the right passage? No. Psalm chapter 62 verse 1. Kaya pala iba eh. Psalm chapter 62 verse 1. I'm not reading the right passage. Ang sabi po dito, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ito yung attitude ng isang tao na umiibig sa Diyos. Ay merong puso na makikipag-converse sa Panginoon sa pamamagitan ng ordinances, ng mga means. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. You see, O God, You are my God, earnestly I seek You. My soul thirsts for You, my body longs for You, in a dry and weary land where there is no water. Psalm chapter 63 verse 1 ang sabi dito, O Diyos, Ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa, ang aking laman sa iyo'y nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. So you see, early in the morning, King David rose in order to have communion with God. The very first thing that he seeks every morning when he wakes up is to open his Bible and meditate on the Word of God. Psalm chapter 42 verses 1 and 2. And this is your disposition if the love of God is in your heart, my dear friends. Psalm chapter 42 verses 1 and 2. Kung paanong ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, binasa natin ito kanina. Gayon nananabik ang aking kaluluwa sa Diyos, sa iyo o Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha
ng Diyos. Nakita po natin at ang pagsamba ng Diyos, ang Sabbath, ang itinalaga ng ating Panginoon ay kagalakan sa ating kaluluwa. We love to converse with Him through the means of gathering together for public and corporate worship, exalting the name of the Lord our God together as a church. Pang-anim na palatandaan, kung ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa ating puso, is wala tayong hangarin. Nabigyan siya ng kaluguran by keeping His commandments. If we have no desire to please Him by keeping His commandments, the love of God is not in us unless we make it the great business of our lives to please Him by keeping His commandments. And of course, the classic text is John chapter 14, verse 15. Please turn there. John chapter 14, verse 15. At ang sabi ng ating Panginoon dito, verse 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. If anyone loves me, he will obey my teaching. He who does not love me will not obey my teaching. John chapter 14, verse 23 and 24. Ang sabi po dito, sumagot si Jesus sa kanya, kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siyang nagmamahal ng aking ama, at siya'y mamahalin ang aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. At ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin kundi sa amang nagsugo sa akin. So if we are to define love, what is love? Love is not just a sentimental gushy feeling. Love is objective. Hindi kasi natin nakikita ang love, ano bang hitsura niyan? Pero nakikita natin ang pag-ibig. I cannot see the love of God in your heart. Love is object. Love is intangible. Paano natin makikita na ang pag-ibig ng Diyos ay nasa ating puso? Kung merong obedient life, kung merong pagtupad sa kautusan ng Diyos. Show me your obedience and I will show you your love to God. We cannot see love, but we can see obedience. And that is why the Lord Jesus Christ is gracious enough to give us this objective indication that we really love Him. In the same way, I cannot see your faith. You say that you believe in God. I cannot see your faith. Kaya ang Book of James ay nagbibigay sa atin ng objective indication kung merong pananampalataya ang isang tao. Faith without action is dead. I cannot see your faith, but I can see your action. Your action is the proof of your faith. You are my friends if you do whatever I command you. Saan yan matatagpuan? John chapter 15, verse 14. Please turn there. John chapter 15, verse 14. Ang sabi po dito, kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo. 1 John chapter 5, verse 3. Nakita po natin, the Bible is really full of it. Ang ebidensya, ang patunay ng pag-ibig ng Diyos ay nasa puso natin ay kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Therefore, the absence of obedience is an indication that we do not love God. 1 John chapter 5, verse 3, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So, in keeping His commandments is not grievous, hindi pabigat, hindi burdensome. Hindi talaga pabigat ang pagsunod sa utos ng Diyos when love is the driving force, when love is the principle. So you see, my friends, my dear brethren, obedience, cheerful, unconstrained obedience is the grand test of your love to God. That is the grand test of your love to God. And therefore, we should be serious in applying this test in our lives.
Now in conclusion, bilang application, hindi po nagbibiro ang banal na kasulatan sa nakasaad sa 1 Corinthians chapter 16 verse 22. Please turn there. Hindi nagbibiro ang banal na kasulatan. 1 Corinthians chapter 16 verse 22. Kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. You see, it's a big deal in the sight of God. Nawa po ay sa araw ng paghahatol ay hindi natin marinig ang nakakatakot at nakakakilabot na boses ng Diyos. I know you that you do not have the love of God in your heart. I know you. Ikaw na busy sa ministry, active sa church, sa panlabas ay walang problema. And then all of the sudden, biglang magsalita ang Panginoon sa atin, I know you. Your activeness in the ministry is only superficial. You have religion. But I know you, the love of God is not in you. That is a very serious pronouncement, my dear friends. Now, bago pa natin yan marinig mula sa Diyos, nawa po ipakita ng Panginoon ang tunay na laman ng ating puso. At kung sa ating self-evaluation and self-assessment ay wala talaga ang pag-ibig ng Diyos sa ating puso, come to Jesus Christ. He is the author of love. He is the author of life. Lord, my heart is really wanting in love for you. Cleanse my heart. Change my heart. Remove my heart of stone and replace it with a heart of flesh. And our assurance, my dear friends, is that ang sino mang lumapit sa Diyos kailanman ay hindi niya itataboy. Now, para sa mga mananampalataya at times na nanlalamig ang ating puso, kapatid, kung ikaw, kung kinakausap ka ng Diyos ngayon dahil nanlalamig ang puso mo, come to Jesus Christ at hilingin natin sa Kanya, more love to Thee, O Christ, more love to Thee. Let us end this meditation by singing this hymn. Let us all arise as we sing this hymn, and let this be our prayer this afternoon. More love to Thee, O Christ. More love to Thee. 548. Whisper thy praise. This
this be the parting cry my heart shall raise. This still its prayer shall be, more love, O Christ, to Thee, more love to Thee, more love to Thee. What a soul-searching reality, O God, na marinig namin ang pronouncement ninyo that we do not have the love of God in our hearts. Isang nakakatakot, nakakapangilabot isipin. Because if a person doesn't love the Lord, let him be accursed. O Diyos, nawa po ang aming puso ay magiging maalab sa pagmamahal sa inyo, pag-ibig sa inyo. Paalabin po ninyo ang aming puso, O God. More love to Thee, O Christ, more love to Thee. And that is not a gushy sentimental feeling. Love is objective. If you love me, keep my commandments. You know that you love me if you keep my commandments, says the Lord. It is an objective reality. And help us, O God, to test ourselves with this objective measuring rod of our love to you. This is the canon. This is the canon, the measuring reed, our obedience to your commands. Salamat po, Diyos. At naway niligtas ninyo ang mga wala pa kay Kristo. Absent sa kanilang puso ang pag-ibig sa inyo. There is enmity, merong pagkapuot. But you have the power to turn the heart of a rebel so that it will become a heart that is reverent before you. A rebel becomes reverent. A rebellious man now becomes submissive to you, O God. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much for joining our worship this afternoon. God bless us all.